dito sa Papa Dudu Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudu Stories, may nagmamahal sa'yo. May relasyon na hindi natin napapansin na nakakasakal na, lalo na kapag sobra nating minahal ang isang tao. Minsan kasi ang gusto lang natin ay maingatan at maalagaan ang taong espesyal sa buhay natin. Pag-aalaga na hindi naman pala nila kailangan. Dear Papa Dudut, may pag-aalaga na masarap damhin lalo na kung mula ito sa taong mahal natin. Pero may pag-aalaga rin na minsan ay magbibigay ng dahilan para magulo ang isang relasyon, dahil magkakaibang ugali ng mga tao na pwedeng maging dahilan ng hindi pagkakaunawaan at sawaan. Good day po sa inyo Papa Dudut, pati na rin po sa ating mga kaistorya. Ako po si Lena, 31 years old, nagtatrabaho sa back office ng isang mall dito sa Laguna. Hindi ko rin talaga alam kung bakit ginawa ko itong sulat na ito. Siguro dala na rin ng malamig na panahon, kaya naisipan ko na magbahagi ng madramang kwento. Hindi ko alam kung magiging madrama din ito sa mga nakikinig ngayon, pero ito ang parte ng buhay ko na kailanman ay hindi ko na makakalimutan. Nakilala ko si Jello sa sport festival na ginanap sa school namin noong nasa third year high school ako, Papa Dudut. Galing siya sa ibang school at kasama siya sa mga soccer player na dumayo sa lugar namin para maglaro. Nakipagkilala siya sa akin at kinuha ang cellphone number ko. Text at tawagan pa ang uso noon, at yun ang madalas namin ginagawa dahil magkalayo ang school namin. Hanggang sa muli kaming magkita sa mall para mag-date. At bago matapos ang high school, naging boyfriend ko na si Jello. Ang relasyon na yon ay tumagal hanggang sa makatapos kami ng kolehiyo at magkaroon ng kanya-kanyang trabaho, Papa Dudut. Grabe baby, ang dami nitong mga pagkain. May kare-karing bagnet, sisling sisig, fried bangus at chapsuy. Lalo tuloy ako nagugutom. Wika ko nang makita ko ang mga pagkain na dinala ng waiter sa lamesa namin. At may darating pa na dessert mamaya pagkatapos nating kainin ang mga ito. Lalagyan na kita ng kanin sa plato mo, baby, ang sabi naman ng boyfriend kong si Jello. Thank you, baby. Kukuha na rin ako ng kare-karing bagnet, ang wika ko. Ako na maglalagay, baby. Ito ipaglalagay na kita sa maliit na mangkok. Sandali lang. Kumuha na siya ng maliit na mangkok na para sa akin. Baby, bakit tinatanggalan mo ng balat at taba yung karne na nilalagay mo sa mangkok ko? Tanong ko nang makita ko ang ginagawa niya. Hindi ba sabi mo kasi na medyo nahilo ka nung nakaraang linggo? Naisip ko na baka tumaas din ang blood pressure mo noon. Kaya kailangan mo nang magbawas ng mamantika at mga taba sa kinakain mong pagkain. Tugon niya na patuloy sa ginagawa. Pero baby, yan yung masarap sa bagnet, yung taba ng balat ng pork meat, sabi ko. Pero hindi na nga masyadong pwede sa iyo to. Huwag ka nang makulit, okay? Gusto ko lang na maging healthy ka, kaya ginagawa ko ito. Ito na ang mangkok ng kare-kare mo, giit naman niya. Papa Dudut, madedescribe ko si Jello bilang isang medyo controlling na boyfriend. Palagi niyang pinapakialamanan ang pagkain na kinakain ko at paraan ko ng pagtatrabaho ko. O kaya ay pati na ang hindi ko pag-exercise sa araw-araw. Alam ko na ginagawa niya yon para rin sa akin dahil ayaw niya akong magkasakit. O kaya ay manghina ang katawan ko. Kaya lang yun din kasi ang dahilan kung bakit hindi ko nagagawang ma-enjoy ang buhay ko. Sabi nga nila, hindi ba habang bata ka pa,
Dapat ay nagpapakasaya ka na sa buhay mo dahil marami ka nang hindi magagawa kapag tumanda ka na. Yun ang hindi maintindihan ni Jello. Pero sa kanya kasi lahat ng ginagawa namin na hindi maganda sa katawan namin ay palagi may epekto na hindi maganda sa hinaharap. Kaya mas okay na raw na iwasan yun ng maaga kesa magsisi kami na huli na ang lahat, Papa Dudut. Hi baby, mabuti na lang at dito kayo malapit sa may entrance door nakapwesto. Hindi ako nahirapan na hanapin kayo. Ang wika ni Jello nang makalapit sa table ng kaibigan kong si Ara. Nandiyan ka na pala baby. Akala ko hindi ka na makakasunod. Wika ko. Para namang matitiis ka ng boyfriend mo na hindi ka puntahan. Joke lang. Hi Jello, ala ko. Alok naman ni Ara sa boyfriend ko. Hindi na Ara, magdadrive pa kasi ako. Pero thank you. Baby, parang lasing ka na yata. Baling ni Jello sa akin. Ako lasing, hindi pa no. Nakakadalawang bakit mangalang kami ng alak ni Ara? Kaagad namang sagot ko. Namumula na kasi yung magkabilang pisngi mo. Pati na yung leeg mo. Mabuti pa, umuwi na tayo. Anyaya niya. Nako baby, masyado pang maaga para umuwi ako. Kita mo nga oh, may ilang bote pa kami ng alak dito sa lamesa. Kaya umupo ka na lang dyan at tulungan mo kami na ubusin to. Anyaya ko naman sa kanya. Hindi nga pwede kasi mag-drive pa ako. Pagtatanggi niya. E di dyan ka na lang muna tapos samahan mo na lang kami ni Ara hanggang sa maubos na ang mga alak dito. Wika ko. Baka mahirapan kang maglakad mamaya kapag nasobrahan ka na sa alak. Kaya halika na, umuwi na tayo. Ang wika pa niya. Ayoko pa ngang umuwi kasi masyado pang maaga. Tugon ko. Lena, hindi ba masama sa iyo ang sobrang maraming alak na iniinom? Halika na. Ara, mauna na kami ni Lena ha. Bawi na lang kami next time. Pangungumbinsi pa niya. Sa huli pumayag na rin akong sumama sa kanya pa uwi. Papadudod sa aming dalawa ni Jello ay siya rin ang mas konserbatibo. Hindi niya gusto ang mga maikling dress na sinusuot ko. Madalas din ay may baon siyang jacket para kapag nagkita kami. At napapansin niya na medyo revealing ang suot ko ay papatungan niya kaagad yon ng jacket na dala niya. Hindi rin siya mahilig pumunta sa mga party o kaya ay magbar. Ipapahinga na lamang daw niya sa bahay ang oras na ilalagi niya sa mga lugar na ganon. Kaya nga wala rin siyang masyadong kaibigan na naiintindihan ko naman. Bukod sa pagiging soccer player noong high school at college ay wala na siyang ibang ginawa kundi ang mag-aral o kaya ay i-date ako sa mga simpleng lugar. Kumbagay ako na rin halos ang ginawa niyang mundo. Wala namang kaso sa akin yon kaya lang kasi ay pati ang pagbabar ko. Kasama ang mga kaibigan ko o kaopisina ko ay pinakikialaman na niya. Sumasama siya sa akin sa gimikan tapos sa huli ay magyayaya siya na umuwi na kami ng maaga. Kaya minsan ay mas okay sa akin na hindi na lamang sumama o sumunod para mas makapag-enjoy ako, Papa Dudut. Papa Dudut, sa paglipas pa ng panahon sa relasyon namin ni Jello ay unti-unti akong nakaramdam ng pagkasakal mula sa kanya. Hindi yung literal na sinasakal niya ako ng pisikal ha. Kung hindi yung pagiging mahigpit niya sa akin bilang karelasyon ko. Ultimo kasi maliit na bagay sa buhay ko ay nakikialam siya. Ayos lang sa akin nung una pero habang tumatagal, nakikita ko na hindi na siya healthy sa relasyon namin. Lalo na sa akin bilang isang babae. Hanggang sa makatanggap ako ng opportunity na makapagtrabaho nga sa Vietnam. Yun ang bagay na alam kong ayaw na ayaw ni Jello dahil hindi siya naniniwala sa LDR. Takot siya na magkakalayo kaming dalawa at mauuwi lang sa pagtatapos ang lahat sa amin. Kaya hindi ko kagad sinabi sa kanya ang tungkol sa job opportunity na natanggap ko. Dahil alam ko na pag-aawayan lamang namin ang tungkol sa bagay na yon. Mabilis kong naasikaso ang lahat ng kailangan para sa pagpunta ko sa abroad. At pagkatapos, doon ko lang pinaalam kay Jello ang plano ko.
Kagaya nga ng inaasahan ko ay nagalit siya sa akin. Sinabi niya na alam niyang masisira ang relasyon namin kapag nagkalayo kaming dalawa. Bakit kasi hindi muna natin subukan, Jello? Ang wika ko. Para saan pa? Para lang umasa tayo na kaya natin. Tapos masasaktan lang din tayo sa huli. Tugon naman niya. Hindi tayo masasaktan kung walang susuko sa ating dalawa. Git ko. Basta hindi ka aalis. Tapos ang usapan na ito, Lena. Pagmamatigas pa ni Jello. Alam mo, palagi ka nalang ganyan. Palagi mo nalang kinokontrol ang lahat ng bagay sa buhay ko. Hindi ko na napigilang masabi, Papa Dudut. Dahil ang gusto ko lang naman ay mapabuti ka at ang relasyon nating dalawa. Mahirap bang intindihin yon? Tanong niya. Oo, kasi hindi lahat ng gusto mo makakabuti talaga para sa akin. Dahil sa totoo lang nakakasakal ka na, Jello. Nakakasakal na ang relasyon natin na ito. Nasasakal na ako sa iyo. Sa pagmamahal mo at sa pagkokontrol mo sa buhay ko. Kaya ang mabuti pa, kung hindi mo na talaga ako papayagan na umalis, maghiwalay na lang tayong dalawa. Tugon ko sa kanya. Papadudot, kagaya ng inaasahan ko ay nauwi sa pagtatalo at hiwalayan ang naging pag-uusap namin tungkol sa plano ko na pagtatrabaho sa abroad. Kahit anong subok ko na ipaintindi sa kanya na malaking opportunity yon para sa trabaho ko ay naging sarado ang isipan niya. Sinabi niya na kung tutuloy ako sa pag-a-abroad ay mabuti pa talaga na maghiwalay na lamang kaming dalawa. Dahil dun din naman daw mapupunta ang lahat. Alam niya raon na ilang porsyento lang na magkakarelasyon ang nagtatagumpay sa LDR at sigurado siya na hindi kami kasama sa iilang porsyento na yon. Nang magtapos ang relasyon namin, nang araw na yon ay wala sa amin ni Jello ang gumawa ng paraan para muli kaming magkausap o magkaayos. Siguro dala na rin ng pride ay hinayaan na lamang namin na magtapos ang ilang taon na relasyon naming dalawa hanggang sa makalis na ako ng Pilipinas, Papa Dudut. Gaano katagal ka nga ulit na wala dito sa Pilipinas? Tanong ni Ara. Kakauwi ko lang ng Pilipinas at sa kanya ako kauna-unahang nagpakita. Mahigit 2 taon din. Dapat nga nung 1 taon pa ako uuwi pero tinapos ko na lang muna yung kontrata ko sa Vietnam para wala nang problema. Ikaw, Ara, kumusta ka naman? Tanong ko rin sa kanya. Eto, ayos lang. Umalis na ako dun sa kumpanya na pinagtatrabahuhan natin at alam mo ba? Yun ang pinaka the best na ginawa ko. Kasi doon sa nilipatan ko kumpanya, 6 na buwan pa lang ako nagtatrabaho ay napromote na kagad ako. Tapos pagkalipas ng 5 buwan, napromote ulit ako sa mas mataas na posisyon. Samantalang dun sa dating kumpanya, 5 taon bago ako nakaranas ng promotion. Pagkukwento pa niya, Papa Dudut. Mukhang hindi ka nga nagkamali dyan sa ginawa mong desisyon. Sana lahat hindi nagsisisi sa pinili nila para sa sarili nila. Ang wika ko. O eh bakit parang ang lalim naman ng hugot mo dyan? Uhulaan ko si Jello yan, no? Tanong niya. Hindi kagad ako nakasagot at napabuntong hininga na lamang. Sabi na nga ba eh, sa lalim ng buntong hininga mo sigurado ako na tama ako. Mahal mo pa ba siya? Hindi ka pa ba nakaka-move on? Siya pa rin ang nandyan sa puso mo? Muling tanong niya. Hindi na ako magpapaka-plastic sa'yo. At sasabihin ko na oo ang lahat ng sagot ko sa tanong mo na yan. Isa rin talaga siya sa mga dahilan kung bakit gusto ko na kagad na umuwi ng Pilipinas. Kasi nagsisisi talaga ako nang makipaghiwalay ako sa kanya. Dahil mas pinili ko magtrabaho sa Vietnam kesa makasama siya. Tugon ko. Kung gano'n naman pala, bakit hindi mo balikan? Tanong niya pa. Yan naman talaga ang plano ko. Kaya lang sana. Pwede pa. Sana may Jello pa ako na pwede kong balikan. Sana mahal niya pa rin ako kagaya ng pagmamahal ko sa kanya. Tugon ko. Papadudod, sa 2 taon na pagtatrabaho ko sa abroad, ay never nawala sa puso at isipan ko si Jello. Kahit kailan ay hindi rin nawala ang pagmamahal ko para sa kanya. Isa siya sa mga dahilan kung bakit nahirapan ako na magtrabaho sa abroad.
Bukod sa ibang kultura doon ay palagi kong naiisip na paano. Na paano kaya kung hindi ako umalis? Paano kung sinunod ko na lamang ang gusto ni Jello? Paano kung hindi ko hinayaan na matapos ang relasyon namin? Ang daming paano na tanong na alam kong hindi rin kaagad masasagot noon. Kaya naman nang matapos ang 2 taon na kontrata ko ay nag-decide na ako na umuwi muna ng Pilipinas. Nami-miss ko na rin kasi ang pamilya ko. At saka nagbabaka sakali ako na pwede pa. Na pwede bang matuloy ang kwento namin ni Jello? Na may pag-asa pang magkabalikan kami. Kaso sa totoo lang ay wala akong ibang gustong mangyari noon kung hindi ang maging kami ulit at makasama ko ang lalaking pinakamamahal ko, Papa Dudut. Naniniwala ako na walang perpektong relasyon, Papa Dudut. Lahat ay pwedeng dumaan sa mga pagsubok kagaya ng mga pag-aaway at hiwalayan. Pwedeng masira ang tiwala at relasyon, pero hanggat may katiting na pagmamahal pa para sa isa't isang 2 tao, may katiting din na pag-asa na muling maayos ang isang relasyon. Sa aming 2 ni Jello ay hindi ako sigurado kung may natitira pa ba siyang espesyal. Na pagmamahal para sa akin pagkalipas ng mahigit na 2 taon na hindi kami nag-uusap. Pero ayaw ko nang magsayang pa ng panahon. Kasi pwedeng ang paghihiwalayan at pagtatapos ng relasyon namin ay malaking pagsubok lang para mas lalo kaming patatagin. Kaya gusto kong ako na ang gumawa ng paraan para malaman kung ano nga ba ang sagot sa mga tanong ko. Kahit walang katiyakan sa mga sagot na makukuha ko, at least ako ang nag-effort sa bandang huli. Ang nasa isip ko noon ay kung kami ni Jello ang para sa isa't isa. Tutulungan ako ni Lord na muling makalapit sa kanya, Papa Dudut. Anong ginagawa mo dito? Bungad sa akin ni Jello nang pumunta ako sa bahay nila. Kausap ko kanina lamang ang mama niya. Pero pumunta ito ng kusina para kumuha ng maiinom ko. Gusto ko kasing dalawin si tita. Pati na rin ikaw, tugon ko. Ngayong nadalaw mo na si mama, pwede ka nang umalis. Malamig pang wika niya. Jello, ang totoo ay gusto ko rin talagang makausap ka. Ang sabi ko pa. Wala na tayong dapat na pag-usapan, kaya umalis ka na, Lena. Pagtataboy niya sa akin. Jello, please. Huwag ka namang magalit sa akin. Alam ko na kasalanan ko kung bakit tayo nag-break, kaya nga eto. Ako na yung gumagawa ng paraan para magkaayos tayong 2. Naiiyak na sabi ko. Sino bang may sabi na may maaayos pa sa atin, Lena? Tanong niya. Bakit? Hindi mo na ba ako mahal? Jello, sa 2 taon na pagtatrabaho ko sa Vietnam, hindi ka nang wala dito, sa puso ko. At nang umuwi ako ng Pilipinas, isa lang ang gusto kong gawin. Ang magkabalikan tayong 2 dahil mahal pa rin kita. Mahal mo pa rin ako, hindi ba? Please sabihin mo sa akin ang totoo, pakiusap ko. Wala nang dahilan para ayusin natin ang lahat ng ito sa ating 2. At hindi ko na rin kailangan pang sagutin ang tanong mo, kaya please lang, umalis ka na, pagtataboy niya sa akin. Hindi pa rin ako aalis hanggat hindi mo sinasabi sa akin ang sagot sa tanong ko. Mahal mo pa rin ba ako o hindi na? Ano, Jello? Oo, hindi lang ang kailangan kong marinig sa'yo. Ano ba talagang nararamdaman mo para sa akin? Mahal mo pa rin ba ako o hindi na? Tanong ko sa kanya. Mahal pa rin kita, Lena. At kahit kailan na hindi ka nawala dito sa puso ko, pero hindi na nga pwede. Hindi na pwede dahil I'm dying. Narinig mo ba yun? Mamamatay na ako, kaya wala nang dahilan pa para magkabalikan pa tayo. Naiiyak na tugon niya. Anong ibig mong sabihin? Muling tanong ko. May pancreatic cancer ako, stage 3. At ang sabi ng doktor ay malaki ang chance na umakyat na sa stage 4, Lena. Lena, I'm dying. Mamamatay na ako at wala nang dahilan pa para magkabalikan tayong 2. Kaya umalis ka na, kasi ayokong maging pabigat lang ako sa'yo. Pag-iyak pa ni Jello. Hindi ako aalis dito. Dito lang ako. Hindi kita iiwanan. Jello, mas lalong ayoko mawala sa tabi mo.
Hindi lang dahil sa sakit mo, kung hindi dahil mahal kita. Mahal na mahal kita. At hindi ko hahayaan pa na magkalayo tayong dalawa. Hindi na ulit kita iiwanan. Hindi na ako ulit mawawala sa tabi mo. Lumuluhang tugon ko. Papa Dudot, sa totoo lang ay magkahalong emosyon ang nararamdaman ko ng mga oras na yon. Lalo na nang marinig ko ang tungkol sa sakit ni Jello. Doon ko na nga na-realize na kahit friends pa rin kami sa Facebook, never siyang naging active sa pagpo-post. Wala na rin siyang updated na profile picture o kahit man lang bagong upload na litrato. Puro mga repost na mga Bible verse at inspiring quotes ang nasa wall niya. Yun pala ang laki na rin talaga ng nagbago sa itsura niya. Umayat siya ng sobra, lumalim ang eye bags niya at ramdam ko sa boses niya na may iniinda siyang sakit. Nang araw na yon ay nagkabalikan na rin kami ni Jello, Papa Dudut. Hindi ako nakipagbalikan sa kanya kasi naaawa lamang ako sa kalagayan niya. Binanggit ko din sa sulat ko kanina na bala ko na talagang ayusin ang lahat sa aming dalawa. Dahil kahit kailan ay hindi nagbago ang pagmamahal ko sa kanya. At yon ang paulit-ulit na nililinaw ko kay Jello. Hindi po awa ang nararamdaman ko sa kanya kung hindi puro pagmamahal lang. Papa Dudut, mula noon ay sinamahan ko na si Jello sa mga therapy at follow-up check-up niya. Gusto ko na maramdaman niya na hindi ko siya iiwan kahit na ano ang mangyari. Palagi kong pinapalakas ang loob niya para maging matatag siya. Sa awa ng Diyos, sinabi ng doktor na bumubuti ang kalagayan niya. Kaya naman nagawa naming magbakasyon sa lugar na matagal na naming gustong puntahan, Papa Dudut. Baby, thank you talaga ha. Hindi lang naman para sa araw na ito kung hindi sa lahat ng araw na minahal mo ko. Alam mo, tama ka naman sa mga sinabi mo noon. Lahat ng ginagawa mo dati para sa akin lang lahat yon. Sa ating dalawa. Ako yung palagi mong inuuna, iniintindi at inaasikaso. Ako yung palagi mong inaalala. Pero lahat ng effort na ginawa mo para sa akin ay sinayang ko lang. Wika ko. Nasa may tabing dagat kami noon at magkasamang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Huwag mo nga sabihin yan, ang wika pa ni Jello. Baby, sa ilang taon na relasyon natin, puro sarili ko lang ang iniisip ko samantalang ikaw ay palaging ako ang priority mo. Kaya nga kung pwede lang talaga na mabalik yung nakaraan ay gagawin ko ang lahat. Para makabawi ako sa iyo, naiiyak na sabi ko. Bakit ka naman babawi sa akin? Wala ka namang naging kasalanan o pagkukulang. Sa totoo lang, Lena, walang oras na nagsisisi ako na minahal kita. At kung totoo man ang reincarnation ay paulit-ulit kong hihilingin sa Diyos. Ikaw lang ang ibigay niya sa akin para mahalin ko. Kahit na hindi ka na niya ibigay sa akin ng panghabang buhay, bastang gusto ko lang ay magawa kitang mahalin ng paulit-ulit. Naiiyak na wika niya sa akin. Ano ba naman yan? Pinapaiyak mo na ako masyado, Jello, sambit ko. Sorry. Gusto ko lang talagang sabihin kung ano man yung nilalaman ng puso at isipan ko ngayon. Pero Lena, pwede ba akong humingi ng favor sa'yo? Kung sakali man na mauna ako sa'yo na mawala sa mundo na ito, gusto ko sanang buksan mo ulit ang puso mo para sa ibang tao. Gusto ko na magmahal ka ulit ng iba. Ayokong makulong ka sa alaala ko sa habang buhay, pakiusap niya. Tuluyan ng sumabog noon ang mga luha ko kasi pakaramdam ko ay nagpapaalam na siya sa akin. Ano ba yung sinasabi mo, Jello? Matagal pa tayong magkakasama. Ang sabi ng doktor ay magiging okay ka na, hindi ba? Kaya hindi mo ko kailangan pagbilinan ng ganyan, ang wika ko. Oo nga, kung sakali lang naman. Basta ang gusto ko, kung hindi man tayo ang magkatuluyan, maging malaya ka pa rin na magmahal ng iba. Hay, bigla ako nakaramdam ng antok. Ayos lang ba kung isandal ko ang ulo ko dito sa balikat mo? Tanong niya. Oo naman, sumandal ka na sa balikat ko. Magpupunas lang ako ng pisngi ko na
Nabasa ng luha dahil sa mga sinabi mo. Mabuti na lang at may dala akong panyo dito. Napapailing na sabi ko. Lena, naaalala mo pa ba yung unang beses na nagkita tayo? Alam mo ba na yun din ang unang beses na minahal kita? Tanong ni Jello habang nakasandal ang ulo niya sa balikat ko. Talaga? Alam mo ba na naging crush din kagad kita sa araw na yon? Kahit pa tinamaan ako ng bola ninyo habang nagpa-practice kayo ng soccer sa field? Nagtataka pa nga ako kasi ang layo naman ang pwesto ko pero tinamaan pa rin ako ng bola. Yun pala, sinadya mo yun para magpapansin sa akin. Naalala ko rin nung inamin mo yun sa akin. First date natin yun, hindi ba? Kumakain tayo noon sa food court sa mall kasi konti lang ang budget natin. Dapat nga libre mo yun pero na-short ka sa pera kasi ang lakas kong kumain ng french fries. Naalala mo pa rin ba yun lahat? Baling ko kay Jello. Nakita kong nakapikit pa rin ang mga mata niya. Jello, tulog ka na ba? Hindi mo ba napapakinggan yung mga sinasabi ko? Hay, parang ang lalim naman ang tulog mo. Jello, gumising ka na kasi medyo bumibigat ka na. Baka lalo pang lumalim ang pagtulog mo. Hindi kita mabubuhat. Pabalik sa cottage natin. Pagising ko sa kanya. Ilang saglit ko pa yung ginawa hanggang sa may napansin ako. Jello, gising ka na. Imulat mo na mga mata mo. Ano ba? Ginugood time mo ba ako? Gumising ka na o Jello, please gumising ka na. Imulat mo na yung mga mata mo. Hindi na ako natutuwa sa joke mo. Jello, wag mo namang gawin sa akin to, Jello. Jello, gising, gumising ka na, please, Jello. Malakas na pag-iyak ko. Papa Dudot, iniisip ko nung una na nakatulog lamang si Jello sa balikat ko. Gusto kong paniwalain ang sarili ko na tulog lamang siya ng mga oras na yon. Pero hindi ko na maramdaman ang paghinga niya at mas lalong namumutla ang mga labi niya. At nang dalhin namin siya sa pinakamalapit na ospital, katulong ang ibang tao sa beach resort na yon. Kagad na sinabi ng doktor na wala na si Jello. Tuluyan na akong iniwan ang lalaking pinakamamahal ko. Papadudot na lamang ko na hindi pala totoo ang sinabi sa akin ng doktor ni Jello noon sa sakit niya na bumubuti na ang kalagayan niya. Sinabi sa akin ng doktor na nakiusap sa kanya si Jello na huwag nang ipaalam sa akin na maikli na lamang ang oras niya sa mundo. Gusto raw kasi ni Jello na mas masulit ang mga oras na makakasama niya pa ako. Hindi raw yon mangyayari kapag alam ko na hindi na maganda ang lagay ng katawan niya sa sakit niya. Dahil puro pag-aalala lamang ang gagawin ko. Si Jello rin ang nag-request sa doktor na bigyan siya ng permiso na makapagbakasyon kasama ako. Yon daw ang huling request nito bago ito tuluyang mamaalam. Hindi naging madali para sa akin at tanggapin na wala na si Jello, Papa Dudut. Pakiramdam ko ay napakaraming taon ang nasayang na sana ay nakasama ko pa siya na pareho kaming masaya. Sana hindi na lamang ako umalis noon at nagstay na lamang ako sa kanyang tabi. Saka hindi ko na lamang iniwan si Jello at hinayaan na magdusa sa loob ng 2 taon na hindi niya ako kasama. Na-guilty rin ako sa part na nakaramdam ako ng pagkasakal sa relasyon naming 2. Kahit ang totoo ay lahat naman ang ginawa niya ay para lamang sa ikabubuti ko. Wala siyang ibang inisip kung hindi puro ako lang. Mas palagi niya akong inuuna kesa sa sarili niya. Yun ang bagay na hindi ko kaagad binigyan ng halaga dahil puro sarili ko lamang ang inisip ko noon. Papadudot sa lahat ng bili ni Jello, bago siya mawala, isang bagay lang ang hindi ko pa nagagawa hanggang ngayon. Yon ay ang buksan ang puso ko at magmahal muli ng bagong tao. Napakahirap dahil hanggang ngayon, siya lang ang nag-iisang laman ng puso ko. Kahit 4 na taon nang nakakalipas mula nang mawala siya, hindi ko pa rin nararamdaman na handa na akong magmahal muli. Ganun pa man ay hindi naman ako nalulungkot dahil alam ko na kung oras na talaga para magmahal akong muli ay tutulungan ako ni Lord at ni Jello na paghilumin ang sugat na matagal nang nandito sa puso ko dahil sa pagkawala ng lalaking pinakamamahal ko. Dito na rin po nagtatapos ang sulat ko at maraming salamat sa pagbigay ng oras para ikwento ang buhay namin ni Jello.
Yours truly, Lena. Hindi madali ang mawalan ng minamahal sa buhay lalo na kung naging malaki ang parte na ginagampanan niya para mapabuti tayo. Pero ganun pa man ay umaasa ako na hindi mo habang buhay na ikukulong sa lungkot ang sarili mo, Lena. Alam ko kasi na hanggang ngayon ay binabantayan ka pa rin ni Jello kung nasaan man siya. At hanggat nakikita niya na malungkot, malungkot ka ay mas lalong hindi siya matatahimik. Pero lahat naman ng malalim na sugat ay dapat ay binibigyan ng oras para maghilom hanggang sa tuluyan na itong gumaling. Pero sana, Lena, ay tulungan mo rin ang sarili mo na gamutin ang sugat na naiwan ng dahil sa pagkawala ni Jello sa buhay mo. Palagi kang magdarasal at humingi ng gabay sa puong may kapal. Nabigyan ka ng lakas pa ng loob para magpatuloy sa buhay. At hilingin mo rin na tulungan ka niya na tuluyan ang matanggap na hindi na kailanman babalik pa ang lalaking sobra mong minahal. Sigurado ako na darating ang araw at oras na may isang tao pa rin na magiging dahilan para muling maging masaya ang puso mo. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan dito ay pakikinggan ka. Papadudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papadudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papadudut Stories, may nagmamahal. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.